Pagpalang gabi po sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ating pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo SVD, ang rector ng ating shrine. Tumayo po para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong linggo, na ikalawang linggo ng Pasko ng Pagsilang. Nasa loob pa tayo nitong marangyang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon. Pagpapatuloy nating pagnilayan ang kahulugan nito, ang dalang grasya nito sa ating buhay. At ngayon, ang dakilang kapistahan ng Epifania o yung tinatawag nating pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Halina't magpurit, magpasalamat sa ating Diyos na mahabagin at tayo rin ay lumapit para idulog ang mga pangangailangan ng ating mundo, lalong-lalo na sa gitna nitong pandemya at gayon din ang ating mga personal na pangangailangan. Sa simula ng ating pagdiriwang, hilingin natin sa ating Diyos ang kanyang awa at pagpapatawad. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu ng mga hari lalapit ng kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Seba na may darating silang
may taglay na ginto at kamanyang. Ihayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Turuan mo, yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bansa, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, magkahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwi na. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso.
Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong nakaraang panahon, ngunit inihahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan na nagtatanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel. At itinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay,
Nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daang pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw sa mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na kasama natin sa pagsamba dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Kahit na hindi na naririnig ang awitan, awiting pampasko sa radio, sa telebisyon, o sa mundo ng negosyo, komersyo, nasa panahon pa rin tayo ng Pasko o Christmas. No? Kaya kung itong kapistahan din na ipinagdiriwang natin sa ikalawang linggo ng Pasko, sa ibang lugar, ito ay pinagdiriwang sa January 6. Pero dito sa Pilipinas, pinagdiriwang natin sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagsilang ang tinatawag nating Epifania o ang pagpapakita ng kay Jesus bilang manunubos ng sanlibutan. It is the revelation of Christ as the universal Savior, not only to the Jews, but to all nations. Kaya dito rin natin hahanapin, ika nga, ang kahulugan nitong kapistahan na ito. Sa loob nitong hiwaga ng Pasko ng Pagsilang. Kung noong December 25 ay pinanganak bilang tao, bilang sanggol, kagaya natin sa pagkatao, ang anak ng Diyos, at nung nakaraang linggo ay ang Holy Family na siya'y ipinanganak, isinilang sa loob ng isang pamilya, miyembro ng isang pamilya na kung saan sa pamamagitan niya, sa pamamagitan nito ay kanyang pinagpala o inangat ang dignidad ng pamilya bilang mahalagang dako ng buhay, lugar ng paghuhubog, lugar ng pagpapabanal. Kahapon, ipinagdiriwang ang ikawalong araw ng Pasko, yung pagbibigay pangalan sa bata, ipinanganak, pangalang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel. At yun din, yung pagtutuli sa kanya. Na ibig sabihin na sa pamamagitan nito, na siya ay tunay na Hudyo, kabilang siya sa bayan ng Diyos, lahi ng mga Hudyo. At inako niya rin ang kultura, kasaysayan ng bayang ito. Ngayon naman, sa Epifania, si Jesus ay hindi lamang ipinanganak na tao kagaya natin, hindi lamang bahagi ng isang pamilya, hindi lamang bahagi ng isang kultura o isang bansa, kundi siya nga ay bahagi ng buong mundo dahil sa pag-akap niya sa lahat, pagpapakita niya sa
mga bansa. Ito yung gustong ipahiwatig nitong pagdalaw nitong mga tinatawag nating mga pantas o sa ibang translation, mga mago, astrologers. Sabi nga nila sa yung hindi, sabi nila hindi naman talagang tatlong hari, kundi they are more of astrologers. No? At inilalarawan nga ito na ang dalang mabuting balita at kaligtasan ng batang itong sinilang ay para sa buong mundo. Sa makatuwid, itong ipinanganak na bata sa Bethlehem na naging bahagi ng mundo ng mga Hudyo ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa sanlibutan. Kaya nga, ang Epifania ay pagdiriwang ng tinatawag na universal salvation, pangkalahatang pagliligtas. Christ is for all. Ito yung napakagandang mensahe nitong pagdiriwang natin. At makikita natin na ito'y pangangatawanan ni Jesus sa kanyang pagpapahayag pagdating ng kanyang paglilingkod, pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, na ang kanyang pagliligtas ay hindi lamang sa bansang ng mga Hudyo malimit, makakasalamuhan niya ang mga pagano at tatawagin at ikang'y magiging palatandaan na siya nga ay hindi lamang para sa kanyang bayan sinilangan, kundi para sa lahat ng taong nakabukas o nakahandang tumanggap sa kanya. Sa mundo nating ng mga ang daming mga exclusives, no? Exclusive group, exclusive club, privileged group, privileged few, kami lang, narito si Jesus na humahamon sa mga exclusives natin na ang kanyang pagliligtas ay para sa lahat. Nakakalungkot siguro kung yung mga Hudyo lang yung ililigtas ni Jesus, kundi lahat ang kanyang alok ng pagliligtas ay para sa lahat. Christ's offer of universal salvation challenges our narrow-mindedness and the boundaries we have created, we have set for ourselves, considering ourselves as privileged, with more rights, with more opportunities. The Lord is telling us, no, the privilege of being saved, the privilege of grace is for all. Isa pang aral na pwede nating pulutin sa kapistahang ito ng Epifania, na nagpakita si Kristo o ipinagkaloob niya ang kanyang sarili at tinugon niya ang sino man na naghahanap ng taimtim at may busilak na puso. Jesus Christ revealed himself to those who sincerely seek for him. Kagaya ng mga pantas o mago na di kilala yung tradisyon ng bayan ng Diyos ng tungkol sa dakilang hari na ipanganganak. Pero sa paghahanap, pananaliksik sa katotohanan ng buhay,
ay natagpuan nila ang hari ng mga Hudyo at nakilala nga sa isang sanggol sa Sabsaban dahil sa masusing paghahangad at paghahanap. Tignan natin yung kabaliktaran. Ang mga mamamayan ng Jerusalem at ang kanilang hari, si Herodes, hindi natagpuan ang Mesiyas. Alam nila na, sabi nga nila, ipanganganak sa Bethlehem, may nakatagpo ba sa kanya? Wala. Dahil, maliban sa takot, itong si Herodes na maging karibal niya sa kapangyarihan, no? Ang ginawa ay pinahanap niya lang, pinahanap sa iba. Ang taong punong-puno sa sarili at nag-uumapaw sa kanya at ang kanyang pananaw ay umiikot ang mundo sa kanya, hindi niya matatagpuan ang Panginoon. Walang lugar ang Panginoon sa buhay niya. At ang paghahanap sa kanya ay hindi pwedeng gawin ng iba, hindi pwedeng gawin para sa iyo ng isang tao, ng ibang tao. Ito'y personal na paghahanap. Hindi yan pwedeng gawin ng mister mo, o nanay mo, o asawa mo. Ito'y kailangan ng personal na involvement, personal engagement, personal search, na hindi pwedeng hingin lang sa kapwa. Mga kapatid, ang nakakatutuwa na Christ allows Himself to be found, especially by those who sincerely look for Him. Matatagpuan ang Panginoon sa mga nagsusumikap at bukas kay Jesus. O mas mabuti nga sabihin natin, dumarating si Jesus dahil hindi na natin kailangang hanapin dahil nandyan siya. Question na lamang ang pagbubukas loob. Kaya nga itong mga bagay, maliliit na bagay nating ginagawa, ang panalangin, pagsamba sa Diyos, ang pakikinig sa Kanyang salita, ang pakikinig sa ating konsyensya na kung saan ibinubulong ng Panginoon ang Kanyang katotohanan, matatagpuan ang boses ng Panginoon. At sino man ang makatagpo kay Kristo ay may gabay na tunay sa landas ng buhay na maghahatid sa kapayapaan, sa katotohanan at kaligtasan. Kagaya ng mga pantas, pagkatapos matagpuan si Kristo, sila'y ginabayan na tumahak ng ibang landas na nag-andya sa kanila kay Herodes. Kaya nga, hanapin natin si Kristo na may bukas na kalooban, na may kababaang loob, na may dalisay na katotohan, na kalooban, at siya'y tiyak na matatagpuan ang liwanag ng ating buhay. Si Kristo ang liwanag ng mga bansa. Amen.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa namabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Hesukristo, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian tayong lahat, dumalangin tayo na maging karapat-dapat sa mga handog niya. Idalangin natin, Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, magsilbi nawa kaming liwanag sa buong mundong nahaharap ngayon sa matinding pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, maging gabay nawa nila ang liwanag ni Hesukristo upang paglingkuran ng aming bansa sa gitna ng matinding krisis na aming nararanasan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming nakararanas ng kahirapan, magdala nawa ng pag-asa at kaligayahan ang maningning na liwanag ng banal na sanggol na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming yumaon na, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Sa sandaling ng katahimikan, ating pong ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang mga intensyong inialay para sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. O Diyos, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kalwalhatian sa langit. Siyang naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhan si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkataon naming magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dasalin ang panalangin itinuro ni Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kristo ang liwanag ng sangkatauhan. Ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dasal para sa espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo akong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Travers afar, fields and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with joy of beauty bright, westward leading still. Proceeding, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Ang siyang isinilang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangungunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayahan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makahanap ng lunas at solusyon sa pandemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagilingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Janssen and San Joseph Reynademitz, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.